aking dingin sa mulami yung pakinggan. Tinig na may bigyang pansin ang manamit Panginoon. Dingin mo Panginoon ang aming kahilingan. Kami ay kawan o Diyos na walang hanggan. Kawan nami laging dingin sa munami yung pakinggan. Tinig nami bigyang pansin Ama nami Panginoon. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, inipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa aming lagi ang espiritu ng pagsasaloob ng iyong ikinalulugod, gayon din ang diwang ganapin nito agad at lubos upang kami makapamuhay ng dahil sa iyo, sapagkat hindi kami mabubuhay ng walang pagtatangkilik mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat, Esther. Noong mga araw na iyon, labis na nabagabag si Reyna Esther. Tumulog siya sa Panginoon. Ganito ang daing niya sa Panginoong Diyos ng Israel. Panginoon ko, tanging ikaw ang hari namin. Tulungan mo ako na ngayon nag-iisa at walang ibang maaasahang tutulong kundi ikaw lamang. Kaharap ako sa napakalaking panganib. Mula pa sa aking pagkabata, narinig ko na sa piling kinabibilangan ng aking angkang na ikaw, Panginoon, ang humirang sa Israel. Mula sa dinami-rami ng mga bansa, at ikaw din ang sa panahong iyon ay pumili sa aming mga magulang upang maging iyong bayan, magpakailanman. Tinupad mo ang lahat ng iyong ipinangako sa kanila. Alalahanin mo kami, Panginoon. Ipadama mo sa amin ang iyong paglingap sa sandaling ito ng kagipitan. Bigyan mo ako ng lakas ng loob. Hari ng lahat ng mga diniyos, dinidiyos at pinuno ng lahat ng kapangyarihan sa lupa. Bigyan mo ako ng kakayahang magsalita sa harap ng leyong si Aswero upang maakit ang kanyang puso na namuhi sa taong kinalalaban sa amin at sa ngayon napahamak siya kasama ang nakikipagsabwatan sa kanya. Ligtas mo kami, Panginoon. Tulungan mo ako na ngayon nag-iisa at walang ibang maaasahang tutulong kundi ikaw lamang. Ganap mong labatid ang lahat.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. San mong tugunan ang ating pong itutugon? Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Ulitin po natin. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Ako poon, buong postong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ayuyoko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Tugon. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati ang iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Tugon. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Iigtas ako sa piling mo, sa lakas ng iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tukding lahat. Ang dahilan nito poon, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Tugon. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Magsitayo po ang lahat. Wika mo'y aming tiringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat tumahanap at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kung humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kung humihingi ng isda? Kung kayo na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa kanya. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Sa pagpapatuloy po na upang masigit nating maunawaan ang kahalagahan at pangangailangan nating magdasal o manalangin o kaya naman makipag-usap sa Diyos. Sabi ni Kristo sa umagang ito, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Manap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Maaaring no, mapagnilayan natin na ang ating pong paghingi, ang ating pagdarasal ay kinakailangan mayroong kaakibat na pagkilos. Ilan tayo dasal kundi kailangan nating sabayan ng gawa. Kung humihingi ka, kailangan mong kumilos. Kailangan mo din pagtrabahuhan, kailangan mo din talagang magbigay ng effort. Kasi mahirap po yung maasa lang tayo sa himala na kapag nagdasal tayo ngayon, babagsak na dapat sa harapan natin yung inihingi natin, bibigay na agad yung gusto natin.
Ito yung nais na ipaunawa sa atin sa umagang ito. At kailangan din natin maintindihan, hindi lahat ng ipinagdarasal mo ay kailangan mong asahan na matanggap. Hindi lahat ibibigay sa atin. Kasi mahirap po, no? Baka masanay tayo, ma-spoiled tayo. Kailangan din yung ipinagdarasal natin, kailangan ba talaga natin yan o kapritsyo lang natin? Magkaiba kasi yung sa pangangailangan at doon sa gusto mo lang. Yung between needs and wants. Kung ano ang kailangan mo, yun ang hingin mo sa Diyos. Pero kung hindi ibigay, kailangan din bukas ang ating kaisipan. Kasi humihingi lang naman tayo. Hindi tayo nagdi-demand. Humihingi lang tayo sa Diyos. Kung ibigay niya, salamat. Kung hindi, wala tayong karapatang magtampo. Wala tayong karapatang magalit sa Kanya dahil hindi niya ibinigay yung ating hinihingi sa Kanya. Kaya nga sabi, no, bibigyan ba ninyo ng isda o ng tinapay? Kung humihingi ng isda, bibigyan ba ninyo ng ahas? Kasi minsan, no, talagang hindi natin alam talaga kung ano ang gusto natin. Kung ano ang tunay na kailangan natin. Kayo mismo, mga magulang na naririto, kayo na may mga anak, kayo na may mga lumalapit, minsan ang pagbibigay ninyo o pagbibigay natin ng tulong, hindi nakakatulong. Bagkos nakakasama pa. Yung mga kakilala rin kayo, no, na nasasanay na lang humingi, humingi ng humingi, so imbis na nakakabuti, nakakasama sa Kanya. Huwag kang mag-guilty, no? Na para bang kasi meron kang kapasidad tumulong, pero hindi ka tumulong, pakiramdam mo minsan ang sama-sama mo, pero kung sa konteksto ng ating pagninilay ngayon, hindi rin talaga nakakatulong o nakakabuti sa tao yung ibinibigay mo. Pag-isipan mo din, no? Pagnilayan mo rin. Kasi minsan kapag, alam mo, yung mga nasa abroad po, no? Mga nasa abroad, yung mga kwento nila, padala ng padala, yung mga nandito dito, naging tamad na. Umasa na lang sa padala. Hindi na nagtrabaho, hindi na kumilos, kasi meron namang padala, meron namang pensyon. Kaya pag uwi, disappointed kasi nauwi sa wala. Kasi nga ang gusto ninyo, kaya kayo nandiyan dyan para makatulong, matulungan sila dito. Eventually, hindi nakatulong. Kaya pag-isipan natin ang mabuti, ha? Wala namang tatanggihan ang Diyos. Walang panalangin ang hindi niya pinakinggan. Lahat pinakikinggan. Pero hindi lahat ibinibigay o ibibigay at dapat nating asahan na magkakaroon. Parang kailangan mo lang lambingin, no, ang Diyos. Pero unti-unti, pag-isipan mo, kailangan mo ba talaga yung hinihingi mo? Yan ba talaga ang kailangan mo o yan ay gusto mo lang? Amen? Nangako sa Jesus, humingi at kayo'y bibigyan. Lumapit tayo sa ating Amang nasa langit ng may pag-asa at tiwalang katulad ng panalangin ng Panginoon. Ang ating pong itutugon, Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Sa buong simbahan sa daigdig, naway lumaganap ang mataimtim na panalangin. Panalangin tayo sa Panginoon. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Ang mga taong nalulong sa masasamang bisyo at nasadlak sa kasalanan, naway humingi ng kapatawaran. Panalangin tayo sa Panginoon. Butihing Ama, tumugon ka sa amin.
tayo naway manatili sa pananalangin kahit tayo ay pinaghihinaan ng loob dahil sa mga kabiguan sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Ang mga may sakit, naway makita ang kahulugan ng kanilang pagtitiis sa kanilang karamdaman. Manalangin tayo sa Panginoon. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon, naway mapatawad at muling mabuhay kasama ni Kristo sa walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Butihing Ama, tumugon ka sa amin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasamang lahat ng kahilingan ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, natatayang kahilingan para sa agalang paggaling ng mga may sakit, mga natatayang kahilingan at lahat ng mga kaluluwa, hinihiling na ipagdasal. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po. Buksan ng aming puso, turuan mong magalaw sa bawat pagkukuro, lahat ay makayaka. Buksan ang aming isip, sikatan ang liwanan ng pusang matang. Kapatid, upang paghahain natin ikalugdan ang Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa ang aming panalangin at ang mga alay na aming inihahain upang paunlakan mo ang aming pagdulog at ang kalooban namin ay maakit sa iyo ng lubos. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaysa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan. Kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyari, napupuno ang langit at
sana sa kaitaan, saan pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaan, magsilot po Allah. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paghinapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Kababaan, love tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin.
sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa kami iadya sa lahat ng masama, pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigyan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hindi mo kami pinagsasawa ang pagsaluhin sa iyong banal na piging. Ipagkaloob mo ang pakinabangan namin ang iyong lakas at buhay na walang maliw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng mga kapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Morning, Father. Sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namatay
magtay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapit.